Hi guys! Today is pakikita ko sa inyo kung paano ko pinipreserve yung aking mga olives. Ayan, para sa aming mga pika-pika dahil favorite ko to. Let's go! Umpisa na natin! So, ito na guys yung lahat ng mga naani kong olives sa aking garden. Ayan, so ipipreserve ko siya. Ayan, pakikita ko kung paano ko ipreserve. So, ayan, hinugasan ko na siya. So, isa-isa natin siyang dik-dikin. So, tinatanggal ko na yung buto niya para fitted. Ayan. So, diba? Ayan, oh. Madali nang tanggalin yung kanyang mga buto. Ayan. So, ganyan lang yung ating pag-aalis ng buto. Ang bilis nang tanggalin. Ayan. Diktikin lang natin lahat. Pit-pitin. Ayan, para makuha natin madali yung kanyang buto. Meron kayong mabibiling pantanggal ng buto, pero ako is ito yung paggamit ko at mas madali ring mawala yung pakla ng ating olives. Ayan, so madali na natin siyang kunin yung buto niya. Ayan o. O diba? Ganyan lang yung ating pag-alis ng buto ng olives. Ayan, ganito yung way ng pag-alis ko ng buto, pero baka yung iba is meron pang ibang way. Pero ako ganito lang, ito lang yung naisip ko. So, kailangan natin siyang pit-pitin para lumabas yung konting katas at isip-sipin niya yung brine ng ano ng ilalagay natin. Kasi kapag hindi niyo ginawa ito, is mapait, mapakla siya, guys. Yan ang tunay na lasa ng olives kapag hindi cure. Yan. So, ngayon is tinatanggal ko yung buto niya para wala siyang buto, di ba? Eh, mas masarap pag walang buto. Yung dire-diretso mo siyang kakainin. Favorite ko to sa aking pang ano, sa mga apiro. Eh, masarap kasi to. Ayan. So, ayan na yung mga na-prepared natin na olives. Ayan, makikita nyo na natanggalan ko na ng buto at nagkulay na yung aking hand. So, ito yung kanya mga buto. Ayan, so malinis na siya. So, ilagay na natin si garapon. Ayan, it's time to cure now. Ayan, nalinis na natin and then natanggalan na natin ang buto. Ayan, so konti lang naman to. So, lalagyan ko ng kalahating kilong ang asin. Haluin natin mabuti para mahalo mabuti yung asin. Ayan, lagyan natin ng platito para talagang masiksik siya at bumaba lahat ng olives at mag-absorb ng salt. Okay, ayan na. Ready ng i-brine ang ating o i-preserve ang ating olives. So, ito na guys yung ating na-cured na olives. Ayan, after 3 weeks, ayan na siya. So, pinalitan ko, nilagyan ko ng asin first and then hinugasan and then nakailang palit ako ng tubig at ayan na po yung kinalabasan ng cured na olives. Ayan naman ngayon, nilagay ko sa mga can and then nilagyan ko ng slice na lemon and then ng bay leaves, ayan, and then with salt and water and then lalagyan ko rin ng pampaanghang kasi gusto ko is maanghang. Ayan, yung chili paste natin, wala kasi akong jalapeno or mga sili dito, so ayan na lang yung nilagay ko. And then lastly, lagyan natin ng olive oil. Ayan. So, ito naman yung pangalawa nating bottle. Ayan, nilagyan ko ng lemon, sibuyas, laurel, and then nilagyan ko ng vinegar and water. At nilagyan ko rin, of course, ng pampaanghang. Ayan ang ating second bottle. Ito yung ating ikatlo. Nilagyan ko ng asin, ng pampaanghang, ng bawang, and then lemon, laurel, and sibuyas. Ayan. So, ito naman yung nilagay kong suka. Ayan. Lastly, nilagyan ko ng tubig and then olive oil. So, ito na lahat yung ating mga na-preserve na olives. Ayan. So, nilagyan ko ng mga ano. So, may preserve ko sa water. Ito yung sa vinegar, water. Ito, vinegar.
And then, vinegar din. Ayan. So, yan lahat yung ating mga na-preserve. So, mag-wait na lang tayo.